plus beta 1, which is 140 times 180 75. No? So diyan, katawan nyo na si IB1, which is 4.45 microamps. Pag nakuha nyo na to, si IB1, makukuha nyo na lahat. Kasi, equal lang yan. IB1, di ba? Ay, IB2. Si IB2 is equal kay IC1 dahil connected sila dito. So, maliigin yung IC1, at magkakuha nyo na si IC1, beta 1 times IB1. So, 140 times 4.5. Ganun din, pag ginawa nyo rin sa IC2, same din, beta 2, IB2. So, ganun din, substitute nila. So, yun. Ngayon, pagkukunin nyo na yung kunin nyo na si BI. Kaya kaso kailangan kasi pagkukunin nyo, kailangan may inisip. FBI, simula tayo sa ano. Ito. VO is equivalent to VI is equivalent to VO minus ito na yung ano, kung baga pag-aakaw. Wala naman siya. So ito, itong part na to, kasi hinahanap, pinapahanapin yung ano yung input tsaka output voltage. Ito, tsaka ito. Di ba sabi niya kanina, parang mag-aakaw siya as isang transistor. So dito, in case nandito, para sa isang PNP transistor na lang. So para magiging ganito siya. para siyang isang buong NPN. Ito yung connector mo, ito yung emitter mo. Ito yung base. So kung may nakakonect dito yung VI, nandito yung VO mo. Ang loop niyan, papaganito. So VO minus VBE minus VI equals to 0. So, anong hinahanap VI? So VI is equals to VO minus VBE. Wala muna tayong pakailan sa IB or ano, kasi wala namang dito lang tayo magpagalup sa main supply. So, kaya naging ganun, VO minus VBE na. Ito yan. So once na
ako mo na si CEO. Ilagay mo dito si BO para makuha si BI. BI, siguro na rin